What's up, listeners? Welcome to Mr. Talks Podcast. If you're new here, kung bago ka pa lang sa channel na to, make sure to subscribe, hit the notification bell, and click mo na rin yung like button. So, for today's episode, ay pag-uusapan po natin yung credit card. Mga utang sa credit card. Excited na ba kayong makinig sa episode na to? Naku po, basta usaping utang talaga, ang daming nakaka-relate at ang daming gustong makinig, kaya makinig kayong mabuti. Title po ng episode na to is, Di ako nakabayad sa credit card ko sa East West Bank for 8 years. Anong ginawa nila sa akin? Hindi po ito online lending app, mga kaibigan. Isa po itong East West Bank credit card. Lehitimo po itong lending company at saka lehitimo pong banko at naka-SEC registered po talaga sila. So, again, ito po ay personal experience ko po at ito po ay naranasan ko na. At gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano ba talagang ginagawa ng mga credit card collectors at mga banko kapag hindi ka nakabayad sa credit card mo. Okay, this is my personal experience way back 2015 nung nasa corporate job pa po ako. And merong isang banko na nag-offer sa akin na kung gusto ko bang mag-apply ng credit card, which is yung East West Bank. So, tinry ko pong mag-apply sa East West Bank credit card. And good thing is na-approvehan nila ako with the 30,000 limit. So yun na nga, unang taon ang paggamit ko ng credit card, okay naman siya, nababayaran ko naman siya, tapos ginagamit ko lang siya for needs, not wants. Mas maganda kasing gamitin yung credit card for needs lang, tapos babayaran mo siya on time. Kasi pag di mo siya nabayaran on time at naglampas ka sa due date mo, mag-a-apply siya ng 3.5% interest per month, not per day. Ang liit lang po ng interest ng lehitimong banko at saka legit lending company, guys. Maliit lang po talaga yung interest nila. Nasa 3% to 5% per month lang. So, to cut the long story short, eto po yung nangyari sa akin 8 years ago. Nagkaroon po ng sakuna doon sa province namin. Nagka-problem ako. Tapos, yun, nagpatong-patong na yung problema namin. Nagka-utang na kami. Ang dami na naming dapat bayaran ng utang. And of course, yun na nga, isa na tong credit card ko sa East West Bank na hindi ko siya mabayaran. So, ano ba talagang ginagawa ng mga credit card collectors kapag hindi ka nakabayad sa kanila, sa credit card utang mo? Ang isang lehitimong lending company, guys, or banko, hindi po yan nagte-text blast. Hindi po yan nagtatawag sa mga relatives mo, sa mga contact reference mo. Kapag nangongolekta sila, ginagawa po yan nila in a right way. Ayon po sa policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ayon din po sa NPC or National Privacy Commission. Ito po yung ginawa nila sa akin, guys. Nung hindi ko nabayaran yung utang ko sa kanila, yung credit card ko. Una, nagsisend lang sila ng mga reminders sa email mo. Email only, hindi sa number. Hindi ka nila tinatawagan. Sa email nila, guys, naka-indicate lang doon yung reminders at saka settlement. At saka kung magkano yung dapat mong bayaran with the interest. Ganun lang. Wala silang pangaras, guys. Wala silang pananakot. Ganun sila maningil. Pangalawa is nagpapadala lang sila ng billing statement or statement of account sa bahay nyo, which is nakalagay lang doon yung babayaran mo. Magkano na?
with the interest. Ganun lang, yun lang yung ginagawa nila mga kaibigan, wala po talagang pangaras. Hindi po sila nagtatawag sa mga relatives mo. At saka wala po silang ginagawang pabarangay or etc. or demand letter. Wala po guys, legit na legit po ito guys, a credit card, East West Bank. Ganun po yung ginagawa ng mga banko, yung mga legit lending company guys. Pero binabayaran ko naman siya guys, yung principal lang, binabayaran ko ng pakonti-konti para lumiit yung utang ko sa kanila. Kaya nga lang, hindi ko talaga siya matapos-tapos mabayaran guys, kasi nga nagpatong-patong na yung bayarin namin sa pamilya dahil ng sakuna. Yun lang yung ginagawa nila guys for almost a year. 3 years siguro yun, nagpapadala lang sila, nagpapadala ng statement of account mo, yung kung magkano na yung babayaran mo, and then kapag sobrang tagal na ng utang mo sa kanila, is ipapasa nila yan sa higher department. Doon, may tatawag sa'yo or may mag-email sa'yo kung paano nyo isi-settle yung credit card na utang mo. So yun, nag-reach out sila sa akin at nag-reach out din ako, tapos nagkaroon kami ng phone call, and then yun nga, nakapag-usap ng maayos, tapos inalam din nila kung anong nangyari at anong dahilan kung bakit hindi ako makabayad sa kanila. So yun, valid naman yung reason ko, kaya nagsuggest sila na mag-apply na ako ng debt suspension agreement. Ano po ba yung debt suspension agreement? Means a loan term or contractual arrangement modifying loan terms under which a bank agrees to suspend all or part of a customer's obligation to repay an extension of credit from that bank. Meaning to say, kapag nakita nila na wala ka na talagang kakayahang magbayad kasi nga tinamaan kayo ng bagyo or wala kang trabaho or naging homeless ka, yun, pwede kang mag-apply ng debt suspension agreement, which is yun yung nangyari sa akin. Nagkaroon kami ng agreement na babayaran ko siya 5 years or 3 years to pay na wala nang interest na tumatakbo sa utang mo. Kung magkano na lang yung natira na remaining balance, i-divide yun siya 3 years or 5 years hanggang sa matapos mo siyang bayaran. Sa akin, yung 30,000 na utang ko, umabot po siya guys ng 68,000 kasama ng interest doon. And then, nagkaroon kami ng agreement. So, yun, wala ng interest. 68,000 divided by 3 years. Yung babayaran ko na lang po sa kanila monthly, guys, is nasa 1,800 na lang po. O, diba? Grabe. Lumiit siya. Tapos, gumaan yung pakiramdam mo. Nabawasan pa yung stress mo kung paano ka makakabayad. Kasi nga, nasa legal ka na lending company. Sila mismo yung nag-a-apply kung paano mo siya mababayaran, paano mo masisettle yung debt or utang mo. Ganon din po sana yung mga online loan application, mga kaibigan. Hindi yung grabe makaharas, tatawag pa sa mga relatives, which is nilalabag po nila yung act or law ng National and Privacy Commission, guys. Di po yan tama. So yan mga kaibigan, mga listeners, kung meron po kayong utang sa credit card or sa online lending application, ganun po dapat yung gagawin, ganun po yung tamang ginagawa. Mag-apply po kayo ng debt suspension agreement, makipag-usap po tayo ng maayos sa mga inutangan natin. Kaya sa may mga utang sa OLA na yan, sa online lending application na yan, huwag kayong matakot guys. Kapag nagpapadala sila, nagtitext, nagtatawag, hinaharas kayo, huwag po kayong matakot. Ako nga, credit card na to, legit bank na to, sobrang laki ng banko na to. Pero,
ito yung ginawa nila sa akin. Diba? Kinausap nila ako ng maayos, inofera nila ako ng magandang agreement para lang malinis yung records ko. So, yun lang po mga kaibigan. Kung meron kayong natutunan sa episode na to, make sure to subscribe and share mo na rin sa mga friends mo, mga kakilala mo, at sa mga social media platform. See you on next episode. Bye!